nga bang limang rason kung bakit si Kai Soto ay makakapasok sa NBA? Tara at pag-usapan yan. Ngunit, kung bago ka pa lang sa akin channel, ay please don't forget to subscribe, i-like ang video ito, at i-hit ang notification bell button para lagi kang updated sa mga sports usapan natin. Una na nga sa listahan, Kai Soto's great attitude. Isa sa mga rason kung bakit sobrang bilis ng development ng laro nitong si Kai Soto ay dahil na rin sa kanyang great attitude sa training. He's so humble, grounded, kaya very coachable talaga itong si Kai. Wala siyang sinasayang na oras sa Amerika at lahat ng dapat gawin ay ginagawa niya para lang mas ma-improve pa niya ang laro niya. At alam kong lahat ng hard work nitong si Kai Soto ay magbubunga in the future. Pangalawa, Kai Soto's high basketball IQ. Tingin ko, ito yung pinaka magiging advantage ni Kai Soto sa mga makakasabay niya sa NBA draft next year. Kai Soto can understand instructions and concepts easily. Karamihan sa mga big man ngayon ay di hamak na mas malalakas at mas mga athletic dito kay Kai Soto. Pero sa basketball IQ naman bumawi itong si Kai. Most of the time nga ay kinukumparan laro nitong si Kai dito kay Nikola Jokic. Nakilala naman natin na hindi ganon ka-athletic pero sobrang taas ng basketball IQ nito kaya sobrang effective niya sa laro. What more kung mas madedevelop pa ni Kai ang lakas ng pangangatawan niya at athleticism. For sure, he will be a future NBA star. Pangatlo, Kai Soto's height. Tayo ngang mga Pinoy hindi kilala sa pagiging mga natural na matatangkad na tao. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit sa tagal-tagal ng pagkakahilig natin sa larong basketball ay ni isang homegrown Filipino ay wala pang nakakapasok sa NBA. Diba, ang mga Pinoy talaga ay hindi ganun ka-physically gifted unlike sa mga Black Americans at mga Europeans na natural sa kanila ang pagiging matatangkad. Kaya, napaka-rare para sa isang Pinoy na umabot sa height na 7-footer kagaya ni Kai Soto. Pero, si Kai Soto na may height na 7'2" ay hindi lang basta matangkad. He is agile, mobile, at talented for his height. Pangapat, Kai Soto has so much potential. Sobrang dami ako nakikitang upsides sa laro nitong si Kai Soto. Pero alam ko na alam niya na marami pa rin siyang dapat ma-improve para ma-reach ang kanyang full potential. Mataas ang expectation natin mga Pinoy dito kay Kai. Dahil na din sa sobrang nakikitaan natin si Kai ng malaking potential. Malaking possibility na next year ay magpapadraft na ito sa NBA. At marami sa inyo nagsasabi na hilaw pa talaga itong si Kai para pumasok sa NBA draft next year. Pero I think sa paglalaro nitong si Kai sa G League next season, eh dun na malalabas ni Kai Soto ang kanyang full potential as a player. At ang panglima, Kai Soto's market value. Yup, Kai Soto is very talented. Sobrang taas ng basketball IQ. Has so much potential. Pero tingin ko, isa sa mga dahilan kung bakit makakapasok si Kai sa NBA ay ang kanyang market value. Bakit? Alam naman ng buong mundo kung gaano kabaliw ang mga Pilipino sa larong basketball. Ang mga Pinoy basketball fans nga ang tinuturing na craziest basketball fans in the world. Kaya, isa talaga sa mga magiging dahilan ng pagkuha ng isang NBA team dito kay Kai ay dahil na din sa market value nitong si Kai Soto. For sure, ang kukuhang NBA team dito kay Kai ay magiging instant hit sa mga Pinoy. Susuportahan ng maraming Pinoy ang naturang team at dahil dyan ay mas lalaki pa ang fanbase ng NBA team na kukuha dito kay Kai. So yun, yan ang limang rason kung bakit confident ako na makakapasok itong si Kai Soto sa NBA. So please, pagpatuloy lang natin ang pagsuporta sa ating pambatong si Kai. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid. This is Pinoy Sports Talk. Salamat sa pagsama nyo. Bye-bye!